Good day po sa lahat. My name is Jandel again and welcome to ating Rooftop Garden. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko guys, please do subscribe, pa-like and share at pa-hit po ko na notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong uploaded na mga video. So samahan niyo ako at panibagong care tips na naman ang gagawin natin sa video na ito. Ayan, so ang ating Echeveria Amabel guys ay isa sa mga paborito at pinakamadaling alagaan na succulent na isa sa mga collection natin. So itong mga to kahit sa mga beginners pwedeng-pwede siyang i-recommend. So yung ating Echeveria Amabel also one of the underrated Echeverias. So Amabel has yung meron siyang tight forming rosette. Ayan, makikita nyo naman yung rosette niya. Diba? So ano siya, pang compact na compact. So yun, may round fleshy na plump and makikita nyo yung itsura niya, light green. So ayan, sometimes pwede, ano siya, nagkukulay siya ng parang yellow, di ba? So yung deep red na nakikita nyo, deep red to coral pink yan na margin diyan sa mga leaf niya. Ayan, pag na-stress pa yan, di ba? Pag nakita nyo nang gano'n na yung kulay niya, ibig sabihin nun na meron siyang coated siya ng powdery type, o yung ito yata ang sinasabi nating parina. Yan. Yung marginal edge na yan ay yung nagsusupport sa kanila as kumbaga sunblock pagdating sa sobrang init na nakukuha nila sa sun. So, ayan po yung pinakaano niya. Yan, yung ating mga Amabel guys ay similar siya sa Echeveria Nadan. So wala ako nitong Nadan pa, so ilalagay ko yung pinaka picture niya dyan, and Echeveria Brave. Yan, so similar sila pero minsan nagpapagkamalan nyo itong ice green, pero ang ice green naman kasi wala naman yung tip na, or meron siyang, wala siyang round edge ng mga red na ganyan. So malaking pinagkaiba niya, and more on white ang color no nung ice cream natin. Ayan. Ayan. Sa ibang bansa no, tinatawag din siyang Echeveria strawberry cake. Hindi ko alam kung paano naging Echeveria strawberry cake. Siguro pag naging compact na compact at red na red siya, and Echeveria ambience. Ayan. So other name niya. So ito pala yung other name ng ano niya. So naano ko lang din niya, nabasa ko lang din, and gusto ko lang i-share sa inyo kung meron kayong mga Echeveria Amabel sa inyong mga collection. Ayan. So, i-share ko sa inyo yung mga potting mix na ginagamit ko sa kanila. And alam nyo naman na DIY talaga ako. So, may DIY potting mix. So, 70% to 60% na pumice. And hinahalo ko din yung mga organic na medium na. So, yan. Nakita nyo naman kasi ang toppings ko rin is pumice. So, sunlight exposure na sa full filtered sun to guys, kasi nandun to sa plant trap kasama yung mga rosette, yung mga rosette type ko na succulent, and I'm planning kasi na ipupulsan ko na rin to, pero wag mo na ngayon kasi maulan. Ayan, mahilig sila sa araw, at least 6 to 8 hours a day meron sila ng kukuhang sunlight exposure para makuha nila yung, diba, from the sun, kasi doon sila kumuha ng food para makakain and makaano sila no, makasurvive at makapag-produce pa no, at mas mabilis silang lumaki. So ayun yung way nila para makasurvive sila, is sunlight, tamang sunlight exposure. So watering schedule ko naman is once a week lang talaga ako sa kanila, but na ngayong maulan is skip mo natin sa pagdi-delay kasi mahirap magpatuyo ng soil ng potting mix. So standard is once a week. So once it's dry na yung kanilang soil mix, so you can ano na po, water them na. Okay, and propagation is hindi pa ako nakapag-try ng leaf, parang ang hirap niya kasi i-ano kasi since it's compact, kasi yung matigas yung ano niya, brittle siya, so madali siyang mabali, and I think ano lang siya, beheading at end yung kanyang mga offset yung pwede niyong i-ano sa kanya, i propagate. Ayan. So this one is ano, two head, and this one naman is single head lang. Ayan. So pag binihead nyo yan, may mga
depende yun kung ilan yung pups na tutubo sa kanya ng panibago. Like this one siguro, I think this one is galing tong beheading. So nakuha ko lang to ng 30 pesos yung alam ko eh. Anyway, ayan. And fertilizer is gamit ko dito is Osmocote. Ayan, may Osmocote yan guys. Osmocote NutriCoat, it's up to you kung ano yung mga prepared nyo na fertilizer pagdating sa inyong mga succulent. So as much as possible, huwag nating i-over fertilize yung ating mga succulent para hindi naman din tayo magkaroon ng problema. So ayan. And ating pot naman is wala kong prepared pot para sa kanila as long as maganda gamitin. And mas maganda kung hindi siya ganun kalalim. Katulad nito, this is mangkok, plastic mangkok lang na ginawa kong pot. So pinag-ano pa to ng lola ko no dun sa mga gamit niya kasi chinek ko dun may mga nakastock. So kinuha ko 'yan. And gumamit kayo ng pot na akma lang dun sa size niya. Huwag naman yung super laki para hindi naman din pangit tingnan. So enough na yung ganitong size. So mga 4 by 5 yata to. I don't know kung parang shallow pot mas okay yung mga ganito, hindi masyadong kalaliman. Kasi hindi naman sila nagiging parang puno or tumataas yung stem. Mas kasi sila maikli lang yung end. Yung nagpo-produce sila ng roots, hindi ganun ka, alam naman natin ng mga echeveria, no? Ganun ang style ng nila, ang roots nila and yung kanilang stem. Ayan. So as long as meron yung proper drainage, then okay po yan. And syempre magandang potting mix na ginagamit natin sa kanya. Ayan guys, ang simpleng care tips lang po ng ating Echeveria Amabel. So matagal na to sa akin, hinantay ko lang talaga yung time na pwede ko siyang i-feature sa akin vlog. And once again, gusto ko lang magpasalamat kay Sir Desert Succulent. So kilala naman natin siya kasi nga collector din siya ng mga succulent from Benguet, and I really admire his collection. Napakaganda ng mga collection niya. Siguro advantage talaga nung good weather, no, since nasa Baguio yung location niya. But sabi niya sa akin may sarili din pala akong channel. So kung meron po sir, and then yun nga, nag-subscribe siya sa akin. So thank you sir sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. And ako kasi sa lahat ng pina-follow ko na mga sikat na YouTuber, and siya pa lang yung siya lang yung nag-follow back lang yata sa akin. I don't know, i-check ko yung iba. Pero yes, oo. Pero the more kasi mga small YouTuber na mga plantita, but at least sa kanya may tayo. Meron tayong nakukuhang tips, no? Kasi sa kanya naman yung care tips niya kasi guys, nasa highland siya. And yung akin sinishare ko naman more on nasa lowland, kung anong style ko sa pagtatanim sa lowland para pwede niyong gayahin, 'di ba? So, yun lang po. And ang ating Echeveria Amabel po ang ating isa sa pinakamagandang succulent na meron ako dito sa aking collection. And once again, maraming salamat po sa mga bago nating subscriber. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko guys, please po pa-subscribe. Konting-konti na lang po mare-reach ko na yung aking mini-meeting 1,000 subscriber. Salamat sa inyong tulong at support. And once again, have a great day po at mag-iingat po tayo.